Ayan mga kautak, kung naaalala nyo po, no, kung napanood nyo yung previous video ko, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba mag-automatic highlight ng red kapag yung due date ng isang item is today na. Ayan, for example, March 2026, 2024. So, nag-automatic highlight siya ng red. Kung hindi nyo pa po napanood yun, I suggest na panoorin nyo rin po, no, kung gusto nyo rin matutunan. But, for this video, ang ituturo ko naman is gusto rin kasi ni kautak na, for example, yung item daw, kapag ang due date daw, for example, is 1 month na before due date, is mag-automatic highlight na, no? Parang pa-warning sign na daw na may heads up na sila na, uy, 1 month, ano na to, due date na to, less than 1 month na, mag-due date na to. Una natin gagawin, mga kautak, is highlight lang ulit tayo ng isang row, no? Pwede na yan, isang row, okay na yan, no? And then, punta ulit kayo ngayon kay home tab, and then click ulit natin si conditional formatting. And then, after that, click nyo ngayon yung new rule. After that, use a formula. Click nyo yan. Then, dito sa formula bar, type nyo ito, equals. And then, click nyo doon sa cell kung nasaan yung due date. No? Doon sa in-highlight natin na row. Dito yon. And then, make sure na malock natin yung column na kung nasaan yung ating due date. So, sa atin, column I. So, to lock column I, F4, F4 nyo lang or type nyo lang yung dollar sign before the column. No? Ayan, no? Dapat nasa unahan yung dollar sign doon sa column I. And make sure walang dollar sign after ng column 2. No? Kasi mag-lock yung ano, yung lahat ng ating conditional formatting kahit i-copy natin pababa. And then, after that, less, no? Today. Ayan, less today. Bakit ini-less mo today? Kasi po, for example, due date niya is April 26, no? 2024. Less today na March 26, 2024. So, makukompute kung ilang araw yung pagitan nilang dalawa. Then, after that, dapat is less than, no? Dapat less than or equal to 30, no? Yan yung gawin natin kasi average naman ng buwan is 30 days, no? Para parang ma-heads up na tayo na pag naging kulay, ganun na yung row natin, uy, 30 days na lang, mag-juju na tong item na ito. And then, after that, click nyo na yung format, ayan, click nyo ngayon kung anong gusto nyo maging format kapag naging ganun na yung condition na. And since yung ating due date is namula, so siguro dito click natin is yung medyo lighter na, ano, ito, orange, no? Pwedeng orange. And then, after that, click nyo yung OK. So, ito yung magiging value niyan or magiging format. Then, after that, click nyo na yung OK and then, boom. Kung makikita nyo, mga kautak, is nag-automatic highlight na yan ng ganung kulay. And, kung makikita nyo, bakit? Kasi 8 remaining days na lang yung item na yon. Kung nakatatandaan nyo, di ba, less than or equal to 30, is mag-auto-highlight na yan siya. And ang gagawin natin, next yung gagawin, is copy nyo yung row, and then select all nyo yung pababa, or lahat ng data nyo pababa, and then paste values, or paste format nyo lang. Click nyo lang itong right click, no? And then click nyo itong formatting. Kung wala dito sa paste option, click nyo yung paste special, then click nyo yung formats, and then click nyo yung okay. And then boom. So lahat ng less than or equal to 30 days na item natin na mag-due date na, is magaganon na kulay. And ito lang ang medyo ano, no, challenging or medyo ano, kapag meron kayong nilagay na condition na nauna, for example, ito, today, di ba, ang gusto ni kautak is pula siya, di ba? Pero dahil less than or equal to 30 rin siya, is naging ganun din ang kulay niya, no, which is hindi naman natin gusto mangyari yon. So, ang gagawin nyo lang pag ganito mga kautak, no, is pupunta lang kayo kay conditional formatting nyo, and then click nyo itong manage rules. And then, kung makikita nyo kasi, itong conditional formatting na to is nasa, ano, nasa mas itaas yan ng pula. Ibig sabihin, papatungan niya yung mga formatting dito sa ibaba. So, ang gagawin nyo lang, kung gusto nyo na mag-automatic red pa rin, na mag-replicate itong red kapag today na, is click nyo itong formatting na to, and then click nyo ito, ito, itong arrow up. Ayan. And then, ayan, nasa taas na siya. And then, click nyo na yung apply, and then click nyo na yung okay. So, after that, kung makikita nyo, yung mga less than or equal to 30 days na mag-due date na is magiging ganito yung kulay. And yung today is pupula pa rin, no? Hindi siya apektado. O, di ba? Ganun lang po kadali. Sana makatulong sa inyo and don't forget to like, comment, and share this video para mas marami ang matuto. Yun lamang po. Maraming salamat. Use your breath. Gusto nyo ba ng ganitong mga video? Kung oo, follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. Also, click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload nating mga videos. And don't forget to like and comment nyo kung anong topic yung gusto nyo gawin nating video
and share this video para mas marami rin yung matuto. Yun lamang po. Maraming salamat. Lagi niyong tandaan, araw-araw, use your brain.